Naod po kayo ng magandang dilag sa Monday, June 26, 3:20 p.m. My first lead role. Ano nga ulit yung tanong? Bakit gusto mo pa ng crown sa ulo mo when you are already a popular actress? Base po sa aking na experience last year, nung nanalo ako, hindi po yung crown yung napalanulunan ko, kundi yung respect po sa akin ng tao. Dahil dati, tinatawag lang po ako, "Oy, Ipon, kamusta?" Parang ganun lang ho. Ngayon po, tinatawag ako, "Miss Herlene, Miss Nicole." Grabe po yung respeto, grabe po yung pag-angat ng confident ko bilang ako po. Bilang isang ako, kung sino ho ako ngayon. Nadagdagan po yung pagkatao ko dahil sa pagkasali ko, dahil sa pinakita ko, dahil po sa mga taong sumuporta po sa akin at nirespeto po nila ako dahil dun. Okay, thank you. At gusto ko pong mas dagdagan pa yung respeto na yon dahil alam ko na deserve ko pong makatanggap ng respeto even dati pang hindi nila ako nare-respeto. And I deserve a golden crown. Hello, Miss Budo. Hello po. Exquisite today. I just checked the list of the candidates this year in Miss Grand International Philippines, and your name is the only one that is hyperlink, meaning you're famous enough to be in the Wikipedia and you have millions of followers. I had the opportunity to meet and interview Mr. Nawat last year, and I know he loves someone who's got a big social media followings. Apart from your big social media followings, what else have you got in order to win the crown? Thank you for that long question for me. Yes. I have a big followers because I have a big heart. Oh, English yan ha. Nakapag-compose po ako agad. Ano nga ulit yung tanong? What else do you think you have in order to win the crown this year? What? Ano pang meron ka maliban sa yung social media followings na sa tingin mo ay maaari kang mapili na magrepresenta ng ating bansa sa darating na patimpalak sa Miss Grand International 2023? I think this is the right time. Last year siguro hindi ko po oras. Ang sabi nga ng advocacy ng Miss Grand is world peace and what else again? Stop the war and peace. Since I was young, sarap ang English, naranasan ko pong mabuli sa eskwelahan, mabugbog sa tahanan, at dumayo sa ibang bansa bilang dumayo ako sa ibang bansa, natutukan ng 3 barrel na talagang Armalite, at naging isang dayuhan. Para sa akin, ang solid nung experience na yon. In my own experience, ayokong maranasan ng iba yon. At bilang isang Miss Grad, sisimulan ko sa aking experience na ipaglaganap sa ibang tao na huwag matakot. Kahit anong pinagdaanan ng mga taong laging nakangiti, may katuturan yon at ikaw yung magiging lakas ng ibang tao para maging lakas. Hindi ko ma-explain pero na-experience ko po talaga na mabuli. Ayoko po ng away. I'm from broken family. Mag-i-start po yan sa ating tahanan at mag-umpisa po tayo sa maliit na na problema. Kapag naumpisan po natin sa ating tahanan na maging world peace and for the love lang ang mga person, I think good example 'yon para ipalaganap sa buong kalahatan. Pakisagot po nung tumatawag. Ayun po, maraming salamat. Thank you, Ms. Budo. Sana po nasagot ko po. Oh, yeah. Mahirap lang po i-explain. Good luck with the competition. Thank you. All right, thank you so much. And indeed, Miss Grand Philippines.